Magandang-magandang araw po sa bawat isa. Tunay nga po na nawa po sa oras po nito ay kayo'y nasa mabuting kalagayan. Malusog ang katawan at patuloy na nararanasan ang biyaya at pagkapala ng ating Panginoong Jesus. So sa oras po nito ay bayaan niyo po na at tarangon po kayo ng isang mensahe na nanggagaling sa salita ng Diyos, na alam ko po na ang mensahe po nito ay magpapatibay, magpapalakas ng inyong buhay pananampalataya. Alam niyo po, sa ating kapanahonan ay napakainam na tayo po ay dumadako sa salita ng Diyos. Dahil po sa salita po ng Diyos ay makakasampang po tayo ng katatagan sa ating buhay pananampalataya, katibayan, kalakasan. Kaya po, tayo pinagpapasalamat sa Panginoon sapagkat malaya po tayong nakakadako sa Kanyang mga salita. Sa oras po nito ay bago ko po dalhin ang salita ng Diyos sa inyong mga buhay, ay tayo po yung mukhang pumikit at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming mabuting Ama, sa pangalan po ng inyong buktong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo, at sa patuloy po na pagpisa ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo sa aming mga buhay, kami po ay lumalapit po sa inyong banal na harapan na nagkahandog ng aming pagpupuri, pagkaparangal, pagdakila, higit po sa lahat ay ang aming pagsamba sa inyong dakilang pangalan. Salamat po, dakilang Diyos, sapagkat tunay nga po na kayo'y mabuti sa bawat isa sa amin. Salamat po sapagkat kami ay hindi nyo iniiwan at ang inyong pangako ay kailanman ay hindi nyo po kami bababayaan. Sa oras po nito, Ama, aking pong nilalapit po sa inyo ang aming pagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Dalahin ko po na ang aming mga puso po ay inyong buksan at puspusin po ninyo ng kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu upang sa gayon po ay aming maintindihan at maunawaan ang inyong mga salita na aming maririnig sa oras po nito. At dalahin ko po, Ama, nawa po ang iyong mga salita ay magdala ng katatagan, katibayan sa pananampalataya ng buhay ng inyong mga anak. O Diyos, salamat po at ibinabalik ko na po sa inyo ang pinakamataas na papuri. Salamat, kaluwalhati at karangalan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Sa ating panahon po ay maharap po tayo sa napakatinding krisis. Krisis po na hindi lamang po sa ating bansa, kundi krisis na nararanasan sa buong mundo sa ating kapanahonan. Puso po ng maraming mga tao ay balot ng takot, pangamba, sapagkat sino nga ba ang hindi matatakot sa mga kaganapang nangyayari sa ating kapanahonan. So, napakaganda po na sa mga ganitong kapanahonan ay dumako po tayo sa salita po ng Diyos. At tingnan po natin kung ano po ba ang pangako ng Diyos sa buhay ng Kanyang mga anak. Sa aklat po ng mga awit, kabanatang 91, ay bayaan niyo po, ibahagi ko po sa inyo ang mga talata po na ito. Ang mga talata po na ito ay isinulat o isang awit ng isang nagtitiwala sa Diyos. Sabi po sa talatang 1, sabi po ay siyang nag-aangad ng pagkukok ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mukat tahanan. Kung meron man pong isang napakaganda na ating magagawa sa ating kapanahonan,
ay katulad po nitong isinulat ng lalaki ng Diyos na ang sabi po niya, siyang naghahangad ng pagkukupkop ng kataas-taasan. Napakaganda po na ito ang gawin po natin sa ating mga buhay. Sa panahon po ng mundo ay puno ng takot at pangamba, napakaganda po na ating gawin ang ating mga buhay ay ipakupkop natin sa Diyos. Ipasakop natin sa Panginoon. Bayaan natin na siya ang humawak ng ating mga buhay. Hindi lamang ipakupkop, kundi ang sabi rito, manatili tayo sa kanyang kalinga. Bayaan natin ang Diyos ang kumalinga sa araw-araw ng ating mga buhay. Dahil kung ang Diyos po ang kakalinga sa atin, makakatiyak po tayo na tayo ay may ingatan sa araw-araw ng ating mga buhay. At hindi lamang po yun ang sabi, siya po ang gawin nating move. Siya po ang gawin nating sandigan. Siya po ang gawin po nating sandalan sa panahon ng panganib na ating nararanasan sa ating kapanahonan. Alam niyo po ba yung katagang moob? Ito pong moob, ito po ay makapal na pader, mataas na pader, na ipinapaligid po ng mga bansa noong unang kapanahonan. Ito pong moob, ito po ay nagsisilbing pader na nagpuproteksyon sa kanilang bayan upang huwag mapasok ito ng kanilang mga kaaway. So, ito rin po ang napakagandang gawin po natin sa ating mga buhay. Hayaan po natin na si Jesus ang maging muog, sandigan, katibayan ng ating mga buhay. So, kapag ginawa po natin na ang Diyos ang kumukupkop sa atin, kapag ginawa po natin na nananatili tayo sa kanyang kalinga at siya po ang ginagawa nating moong sa ating mga buhay, ano po ba ang pangako ng Panginoon? Ano po ba ang kanyang ipinapangako sa bawat isa sa atin? Tumayan po natin ang verse 4 kung ano po ang pangako ng Panginoon sa buhay ng kanyang anak. Verse 3, bago po yung verse 4, sabi po doon sa verse 3, ika'y ililigtas niya sa panganib at sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka madaranas. Ang ating kapanahonan po ay panahong mapanganib. Ito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo chapter 3 verse 1. Nagubuhay po tayo sa isang panahong mapanganib. Ang sabi po ng Panginoon, dahil siya ang ginawa po natin, sa kanya po tayo napakupkop, nananatili tayo sa kanyang kalinga, at siya ang ginagawa natin muog sa ating tahanan. Pangako po ng Panginoon sa atin, ililigtas niya tayo sa mga panganib at sa mga umang ng bitag ng diablo sa ating kapanahonan. Sabi po ng banal na kasulatan, si Satanas ay gaya ng leyong gumagala, umuunga, at humahanap siya ng kanyang masisila. Humahanap po siya ng mga mabibiktima, at marami po siyang mga bitag na inilalagay sa daigdig po nito. Pero nagkapasalamat po tayo sa pangako ng Panginoon. Tayo kanyang iingatan sa mga bitag ng diablo. At ang sabi, ililigtas niya tayo sa mga salot, at hindi rin po tayo magdaranas ng salot sa daigdig nito. Alam niyo po, hindi kalooban po ng Panginoon na maranasan po natin ang nararanasan
ng napakaraming tao sa ating kapanahon. Hindi po kalooban ng Panginoon na maranasan po natin ito pong coronavirus na nagaganap sa ating kapanahonan. Sabi po ni Jesus, pangako ni Jesus, siya ay naparito upang tayo bigyan ng isang buhay na ganap at kasiyasya. Isang buhay na naranasan natin yung kapayapaan ng Panginoon, naranasan natin yung kagalakan na ibinibigay ng Panginoon. So, sabi po ng Panginoon, dahil tayo napasakop sa Kanya, nananatili sa Kanyang kalinga, hindi niya pahihintulutan na tayo magdanas ng mabigat na salot sa buhay nito. Ang pangako ng Panginoon ay poproteksyonin niya ang kanyang mga anak. Iingatan niya tayo sa araw-araw ng ating buhay, sa panahon ng ating paghiga, sa panahon ng ating pagbangon, sa panahon ng ating pagpasok at maging sa panahon ng ating paglabas. Ang pangako ng Panginoon, siya ang mag-iingat sa bawat isa sa atin. Sa talatang 4 ay ito rin ang ating mababasa. Dulukupan niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Ang Diyos po ay merong malabay na bagwis. Ang Diyos po ay merong malabay na pakpak. Katulad po ng isang inahing manok na meron po siyang mga akay. Kapag po merong darating na panganib, ano po ba ang ginagawa ng isang inahin? Ibinubukan niya ang kanyang bagwis, ibinubukan niya ang kanyang mga pakpak at tinatawag niya yung kanyang mga inakay na pumasok sa kanyang mga pakpak. At kapag naroon na po yung kanyang mga sisiyo sa ilalim ng kanyang pakpak, so ano po ba ang nararanasan ng sisiyo? Nakakaranas siya ng kapayapaan, nakakaranas siya na siya ay ligtas. Gayun din po ang sabi ng Panginoon. Sabi niya, ang kanyang mga anak ay lulukuban niya ng kanyang malabay na pakpak. Ibig ko pong basahin sa inyo yung Lucas kabanatang 13. At tingnan po natin kung ano po ang sinasabi ko ng aklat ng Lucas 13. Sabi po rito sa Lucas 13, ang talata po ay 34. Jerusalem, Jerusalem, pinatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailang kong sinikap na kupkuping ang iyong mga mamayan gaya ng pagkukup ng isang inahin sa kanyang sisiyo, ngunit ayaw mo. So napakaliwanag po. Ang Diyos po ay merong malabay na bagwis. Ang Diyos po ay merong malabay na pakpak na kung saan sa panahon po ng panganib, sa panahon po na lumalaganap ang salot, meron pong malabay na bagwis na po pwede po nating takbuhan. Meron pong malabay na bagwis ang Diyos na po pwede po nating pagkublihan. At kung tayo po ay nasa ilalim ng bagwis ng makapangyarihang Diyos, tayo po ay makakatiyak na tayo po ay ligtas sa anumang panganib na lumalaganap sa ating kapanahonan. So ang sabi po rito, kahit na mabuwal sa verse 7, kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay ay maging 10,000, di ka matatakot.
at natitiyak mo di ka mahal. O hindi po ba napakaganda? Ito pong pangako ng Panginoon. Ang kailangan lang po natin ay yung magtiwala sa kanyang mga pangako. Huwag po tayong mag-alinlangan. Huwag po tayong mag-alala. Ito po yung pangako ng Panginoon. Mabubuwalto po sa ating harapan ang 10,000 na katulad nga po na nagaganap sa ating kapanahonan. Di po ba? Libo-libo na po ang namamatay. Libo-libo na po ang nauulila sa ating kapanahonan. Sa iyong paligid, ang bilang ng patay ay maging 10,000. So ang sabi ng Diyos, huwag kang matakot. Natitiyak mo, di ka maano. So huwag raw po tayong matakot, mga minamahal. Huwag raw po tayong matakot, mga iniibig. Pagtiwalaan po natin ang ating Panginoon. Makikita lang po natin ang mga bagay na yan. Pero ang sabi po ng Panginoon, pangako ni Jesus, hindi raw po tayo maano. Bakit? Sapagkat naroon po ang kanyang proteksyon. Naroon po ang kanyang pag-iingat. Kung babalikan po natin ang kasaysayan po ng bayang Israel, ang bayan ng Diyos, ang bansang Israel, noong panahong sila po ay hahanguin na ng Panginoon sa bansang Egypto, na kung saan sa panahon po ng 430 taon ang bansang Israel ay inapi, binusabos, ginawaan ng inalipin at nakararas po ng katakot-takot na hirap ang bansang Israel. At sa panahon po na yan ay humibig po ang bansang Israel at nadinig po ng Diyos ang ibig ng kanyang bayan. At ang Panginoon po ay nagsugo ng kanyang lingkod, si Moises, upang alisin ang bansang Israel sa bansang Ehipto na umalipin sa kanila ng napakaraming mga taon. At alam natin ang kasaysayan, ang Diyos po ay nagpadala ng maraming salot, 10 salot sa bansang Ehipto. Ang isa pong kahanga-hanga na naranasan po ng bansang Israel ay hindi po sila nakaranas ng mga salot na naranasan ng bansang Ehipto. At sa kahuli-huli ang salot po na ginawa ng Panginoon sa bansang Ehipto ay yung panahon po na kung saan ang lahat ng panganay ay mamamatay. Mula po sa trono ng hari, yung kanyang anak ay namatay, hanggang sa pinaka hanggang sa kanilang mamayan, maging sa mga hayop, ang lahat po ng panganay ay namatay. Subalit ang lahat po ng pintuan na napahiran ng dugo ng kordero at lahat po ng pintuan sa kapanahon ng puno yan sa kampamento ng bansang Israel na pinahiram po nila ang kanilang pintuan ng dugo ng kordero, ang sabi po ng kasaysayan, wala pong namatay na panganay sa bawat pamilya ng bansang Israel. Bakit? Sapagkat sinunod po nila yung tagubilil, naglagay po sila ng dugo sa bawat hamba ng kanilang mga pinto. So, naingatan po at naproteksyonan ang kanilang mga buhay at walang sino man sa kanila ang namatay. Ngayon din naman po sa ating kapanahonan, mga iniibig, mga minamahal, sa buhay po natin na mga mananampalataya, sa buhay po natin na nagtiwala sa ating Panginoong Jesucristo, tandaan po ninyo, yung dugo ng kordero, yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo na natigis doon sa krus ng Kalbaryo, yung po yung nakapaligid po sa atin, yung po ang nagpoproteksyon sa bawat isa sa atin. At kapag naas na sa atin po ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo, wala pong salot,
na darating sa ating mga buhay. Tayo po ay may ingatan ng makapangyarihang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi, huwag daw po tayong matakot. Huwag daw po tayong mangamba. Sabi po rito, natitiyak mo na di ka maano. Amen po ba? Hindi daw po tayo maano. Bakit? Meron po tayong isang dakilang Diyos na nag-iingat po sa atin. So, sabi po ng banal na kasulatan sa aklat po ng mga awit, 121, yung Diyos po na ating pinaglagakan ng ating pagtitiwala, yung Diyos na ating pinapanaligan, yung Diyos na ginawa nating muog tanggulan ng ating mga buhay, siya po ang Diyos na mag-iingat sa ating mga buhay. So, sabi po roon, pangako po ng Panginoon sa verse 11, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay kahit sa andako, ikaw maparoon, tiyak na iingatan. Kung meron man pong isang pangako ang Panginoon na po pwede po nating hawakan sa buhay na ito, sa panahon na ang mundo ay natatakot, nangangamba, tingnan po natin yung pangako ng Diyos. Sabi po niya, susuguin niya ang kanyang maraming maanghel, sila ang susubaybay kahit sa andako tayo pumaroon, tayo'y iingatan. Meron pong mga anghel na susuguin ang Panginoon sa buhay ng kanyang mga anak. Tingnan niyo po yung pangako ng Panginoon sa aklat po ng mga awit. Sa kabanatang 34, ang talata ay 7. Awit 34, ang talata ay 7. Anghel iyong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupok. Anghel iyong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupok. Kung tayo po ay merong takot sa Diyos, kung tayo po ay meron pong paggalang sa Panginoon, sapagkat yan po ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos, yung iginagalang natin siya, iginagalang natin yung kanyang mga salita. Ang sabi, indo pong kanyang maanghel ang kanyang susuguin na magbabantay sa atin. Yung kanyang maanghel ang kanyang uutusan na siyang magbabantay sa bawat isa sa atin. Alam niyo, sa panahon po natin, kapag tayo ay kumuha ng security guard, so magbabayad pa tayo. Eh paano kung wala kang pera? Ano ang ibabayad mo sa security guard? Eh kahit nga kung ikaw ay mayroong security guard, eh security yung ating mga security guard na ating inuupahan, eh kaminsan nakakalingat po yan, nakakatulog yan. At napapasok yung kanilang binabantayan. Pero salamat po. Meron daw pong mga anghel na isusugo ang Panginoon na siya magbabantay at mag-iingat sa buhay ng kanyang mga anak. Naalala niyo po ba yung kasaysayan ni Apostol Pedro? Sa panahon ang mga alagad ay nakakaranas po ng matinding pag-uusig ng unang iglesia. Di po ba ang mga iglesia ay talagang hinuhuli, kinukulong, pinaparusahan sa kapanahon ng po na yan? So ano po ba nangyari kay Pedro? Hindi ba si Pedro po ay hinuli ng mga kawal Romano sa kapanahon na niyon at ikinulong? At sa kinabukasan po ay iharap sa bayan. Pero ang sabi po nung gabi, sa panahon si Pedro ay natutulog ng mahimbing, meron pong anghel na dumating doon sa kulungan na kinilalagyan ni Pedro. Anghel na galing sa Panginoon. At ang sabi po roon ay ginising si Pedro. At ang sabi ng Panginoon kay Pedro, suot mo ang iyong panyapak, magbihis ka at sumunod ka sa akin.
At ang sabi po ng banal na kasulatan, si Pedro po ay nagsuot ng kanyang panyabak, ng bihis, at sumunod po sa anghel. At ang sabi po yung mga bantay na nagbabantay kay Pedro, dalawa po yung nagbabantay, sa unang nagbabantay, nakalakpas po sila. Sa pangalawang grupo na nagbabantay, nakalakpas po sila. Hanggang sila po ay nakalabas malayo doon sa kulungan. At saka lamang po nagising si Apostol Pedro. Nalaman niya ang isang katotohanan na ang Diyos ay nagsugo na ng anghel na natumulong sa kanya. So mga minamahal, sa kapanahon po na ito, magtiwala po tayo na merong isang Diyos na gagawin niya ang lahat ng mga bagay para maingatan, maprotektahan ang kanyang mga anak. So sa oras na ito, sino ba ang iyong tatakbuhan? Sino ba ang iyong pagkukubrihan? Wala nang iba. Si Jesus ang gawin nating muog. Siya ang ating pagtiwalaan sa ating mga buhay. At kapag ginawa niya at ginawa natin ang mga bagay na ito, itong mga pangako ng Panginoon, ito ay magaganap sa ating mga buhay. Kaya nga mga minamahal, inaaman ko po kayo sa kapanahon na ito. Pagtiwala natin ang ating Panginoong Jesucristo. Tandaan nyo, si Jesus, siya ang Diyos na umibig, nagmamahal sa bawat isa sa atin. Pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Itinigis niya ang kanyang dugo, ipinayubay niya ang kanyang buhay, binigay niya ang kanyang buhay doon sa krus upang patunayan lang sa bawat sa atin na siya ay nagmamahal, umiibig sa bawat isa sa atin. So sa oras na ito, pagtiwala natin si Jesus sa ating mga buhay. Ibigay natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Bayaan natin siya ang kumukup sa ating mga buhay. Manatili tayo sa kanyang kalinga. Siya ang gawin nating muog. Sandigan, kubihan sa ating mga buhay upang sa ganoon maranasan natin yung mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. So kapatid, kaibigan, sa oras na ito, tayo ay manalangin. O dakilang Diyos, aming mabuting Ama, salamat po sa inyong mga pangako na iniwan sa bawat buhay po namin na naglagak ng tiwala sa inyo. Diyos, salamat po sapagkat kapag kayo'y nangako, ito po ay inyong tinutupad. Salamat po sapagkat hindi po kayo kagaya ng tao nangangako, subalit napapako ang kanilang mga pangako. Pero salamat po Panginoon, salamat po sapagkat lahat ng ipinangako niyo po sa amin ay inyong gagawin. Sapagkat kayo po ay hindi isang sinungaling na Diyos. Kayo po ay isang tapat na Diyos sa bawat buhay ng inyong mga anak na nagtatapat sa inyong dakilang panganan. Dakilang Diyos, sa oras po na ito,